sa lahat. Good morning po. Good morning sa lahat. Meron naman dito isang unit ng refrigerator. Hindi po siya lumalamig. Yung bill niya sa evaporator, kunti lang, parang ano lang, parang kunti lang sa ibabaw. So yung check ko ngayon kung bakit nagkaganyan. So madalasan kasi niyan leaking. So ngayon iti-check ko muna siya. Ibaba ko muna yung evaporator. Iligtis ko muna siya. Ayan yung unit, Everest. Ayan, nakikita nyo. Ito, tatanggalin ko muna ito. Kaya, iligtis ko muna ito, ibabad ko sa tubig. Kasi dito sa likod, wala namang condenser. Ano siya, parang nakabaon sa ilalim. So kung walang leaking sa evaporator, lalagyan ko na lang ng condenser dito. Ayan. So ayan na mga katek, pinanggal ko na yung evaporator. Ayan, kung nakikita nyo, binaklas ko na, lalagyan ko na ng access valve para ma-lictis ko na siya. Ayan. So ayan, pinanggal ko na. Ayan, wala na siya. Dito yun sa loob. Lictis ko muna to para malaman natin kung may butas dito sa evaporator o kaya isa condenser. So ayan na, lictis ko na yung unit, ay yung evaporator. Ayan. So ayan, parang wala akong nakikitang leak. Ayan, parang wala akong nakikitang leak. Malina yung tubig, walang nagbabulos na lumalabas. Sabihin ito, wala siyang leaking dito. Malinis pa naman yung evaporator. So malamang nandun yung leaking sa condenser. So kinakailangan lagyan natin ito ng condenser dito sa likod. Ayan. So yan, tatanggalin ko na yung hinilang kong access bar. Yun, tapos na. Tapos ko na tinanggal yung ginawa ko access valve. So ayan nga pala, ito dahil sa condenser ang naging leaking niya. So nilagyan ko na lang siya ng condenser sa likod dito. Ako na naglagay niyan kasi yung dati niya nasa, yung condenser niya sa loob. So sanhi nga na hindi siya mahinang, so nilagyan ko na lang ng condenser sa likod para gagana yung rip. Ayan o, kita nyo condenser. So kakahinan ko pa lang. Ayan o. Ayan. So ayan, liligtis ko na. Sinsya na medyo maliwanag kasi nasa labas kasi ako ng shop. Masikip na kasi sa loob. So ayan, ligtis ko na yung unit. Ayan. So ayan guys, ligtis ko na yung mga hininang ko, yung mga joint na pinanghinang ko kanina. Ayan, ligtis ko muna kung may leak. Ayan.
lagyan nyo lang ng sabon, makikita naman dito kung ano may leaking kasi bumubula naman to. So ayan na po, parang wala na akong nakikitang leak. Wala na siya, hindi na siya bumubula. Wala na siya yung ano, yung gauge hindi na rin bumababa. Ayan. Nasa 60 PSI lang nilagay ko. So ngayon ang susunod kong gagawin ay magba-vacuum na ako. Vacuum para sa susunod vacuum, sunod ng vacuum, kakarga na ako ng premium. Ayan. So ayan, pinasok ko na yung unit kasi mainit sa labas. Ayan no, tapos ko na nakabit yung condenser, ligtis ko na, pagkatapos nito, vacuum na ako, ayan, nag-vacuum na ako, ayan, kung nakikita niyo yung gauge. Ayan, medyo hindi maliwanag kasi yung gamit kong cellphone, mura lang, murahin lang. Ayan, kung nakikita niyo, pababa na yung gauge kasi naka-vacuum na yan. Tanggalin ko na lang yan itong cover para makita nyo. Ayan. So ayan, maliwanag na. Wala na yung cover. Nasa cover para lang. Problema. So ayan, nagbababa na yung gauge. So, ibig sabihin, nag-vacuum na yan. So, hindi pa pala nagtatapos dyan. Kailangan muna, kung may flow kayo, paano yung pasipipin nyo ng flow para malinis yung dadaluyan ng flow yung papuntang capillary tube. Ayan. Para wala siyang ano. Ayan. Huwag muna ako ng flow. So ito yung sinasabi kong flow na ginagamit karanasan sa refrigerator or freezer para pampalinis to ng ano, ng light linya niya sa capillary. Ayan. Ayan, pampalinis sa dito loob yung flow. Huwag yung kalimutan pa ganito kasi minsan kasi bumabara dito sa filter pag dito hindi na lagyan ito. Ayan. So ayan na guys, lalagyan ko na siya ng flow, papasipsip ko na yung flow papunta sa ilalim para ano, para marinis yung capillary kadaano ng riyon. Ayan, tignan nyo, nakikita nyo sinisipsip nyo yung laman. Ayan, para nag-transform siya na yun, boss. Ayan. Tapos saka natin hinangin ulit. So ayan, hinangin ko na. Ayan. Kira. Sinsya na po kayo, medyo malikot yung video kasi ako lang yung nagre-repair, ako din yung nagbibideo. Yung kasamahan ko kasi andun, nag-deliver sila ng unit na ginawa ko kagabi. Ayan. So ayan, tapos na po ako nag-vacuum. So ayun, mag-reprocess na po ako, magkakarga na po ako ng Prion. So ano nga pala yung ginagamit itong Prion, 134A nga pala to. Ayan. Kadalasan pag 134A yung kakarga kayo, pag mga rep ordinary, nasa 5 to 8 PSI lang. Kaya depende sa unit, nasa mayroon ding 10. Magdepende sa unit, depende lang naman yun sa ano, sa capacity ng unit kung hanggang kailan yung dapat na ikakarga na Prion. So makikita niyo naman yun, makikiramdaman niyo naman yun kung ano, kung lumalamig na ba siya o kulang pa ba. Ayan. So magkakarga na ako ng Prion. So ayan na, magkakarga na ako ng Prion. Ayan, kung nakikita niyo 134E. Ayan. Ayan, 134A. Ito pala, pag nagkakarga kayo, so kailangan pasingawin nyo muna dito konti. Ayan. Ayan. Tulad yan para buong Prion ang papasok sa loob. Ayan. Ayan. Pagkakarga kasi, depende na sa inyo yon, sa mga technician. Meron kasi ako, nagkakarga ako, direkta ako na ano, nilalagay ko kaagad sa 60 PSI. Standard ng ano, sa 134E. Meron din, minsan din, meron din nagkakarga na dahan-dahan lang. Lagay mo na sa tin. Papanda rin yung unit. Dahan-dahan pataas. Ako, nilalagay ko kaagad sa 60.
para malalaman ko kung nagbabakyum ba yung unit o hindi, bumabara ba sa filter. Ayan, yun yung ginagawa ko. Sa 60 o kaya sa 55, pwede rin sa 55. Ayan. So ngayon, papaandarin ko na yung unit. Ayan, saksak ko na yung unit. Ayan. Ayan. Ayan, naririnig nyo, tumutunog na yung compressor. Ibig sabihin, umaandar na. Ngayon dito sa gauge, makikita nyo, tanda na rin siyang bumababa. Ayan. Pag nagbara kasi yung filter na yan, diretso yan punta dito. Dito, sa negative. Pag may barado, mabara yung filter. Ayan. Minsan kasi yung ibang unit, mataas yung karga, yeah, bumabaha dito. Tsaka malalaman nyo naman kung umiinit yung condenser. Kung bumababa dito, tapos mainit yung condenser, okay lang yun. Pero kung bumababa dito na hindi umiinit yung condenser, ibig sabihin, barado yung filter na yun. So katulad niya, nilalagyan ko sa 55. Hindi siya bumababa, so ibig sabihin, walang barado. So ayan, tapos na ako magkarga ng pariyon. Titingnan ko doon sa loob kung nagyayelo na. Sa natin, i-brest. So ayan, dito may yelo na. Ayan o. Nagyayelo na si i-brest. Ayan, nagsisimula na siya. So yun lang. Maraming salamat po. So, maraming salamat po sa lahat. So, huwag niyo pong kalimutan pindutin yung notification bell para lagi kayo may update sa mga bagong video ko at saka paki-subscribe na rin po. Maraming salamat po sa nanonood ng video na to. Sana po magsisilbing aral po to sa inyong lahat. God bless you po.